Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si Santa Rosa ng Lima, Peru. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto, araw ni Jesus Nazareno. Ito po ang araw na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon ang ating mga panalangin at iniaakyat sa Diyos ang pagsusumamo ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Anupat nilisa niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon
at sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na iyong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon." Ito ang pinasasabi niya, "Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayoy, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at tabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at na magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibubukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng puon, sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama, silangan, kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Meron naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala ng makain, kaya't nangagutom na uhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman. Sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang
sa Panginoong Diyos ay magpasalamat. Dahil sa pag-ibig ay kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtak sa totoo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ginugunita si Santa Rosa de Lima ng Lima, Peru. Siya po ay patrona ng Timog Amerika at ikalawang patrona ng ating bansang Pilipinas. Ibig sabihin nito, kung si Maria ang pangunahing patrona natin dito sa ating bansa, ang pumapangalawang patrona natin, walang iba kung hindi si Santa Rosa de Lima. Ayon po sa kasaysayan, bagamat malarosas ang kagandahan ng kanyang mukha at ang kanyang
kutis, singningning ng asukal, ay kasing ganda rin naman ito ng kanyang kalooban. Si Santa Rosa de Lima, hindi niya ginamit ang kanyang kagandahan para lamangan ang ibang tao. Si Santa Rosa de Lima, hindi niya ginamit ang kanyang kagandahan para parangalan ang kanyang sarili. Kaya kung inyong mapapansin sa kanyang buhay, bata pa lamang siya, kinakitaan na si Santa Rosa de Lima ng kakaibang kakayahang magtiis sa anumang uri ng paghihirap, maging sa sakit ng kalooban o pisikal na kasakitan. Sa lahat ng ito, ang Panginoong Jesus ang kaagapay ni Santa Rosa de Lima, sapagkat ang paghihirap ni Jesus Nazareno ang kanyang naging inspirasyon. Uulitin ko po, walang ibang inspirasyon si Santa Rosa de Lima kung hindi ang mga paghihirap na tiniis ni Jesus Nazareno. Siya po ay isang masunuring anak at noong magdadalaga na siya, lalo pong lumutang ang kaniyang labis na kagandahan. Kaya't marami ang naakit sa kanya. Napakarami ng kaniyang manliligaw. Sa kabila ng mga papuri na kaniyang natanggap, tinalikdan niya ang lahat ng pang-aakit ng kamunduhan. At alam po ninyo kung anong ginawa niya upang tumigil ang mga manliligaw sa pangungulit sa kanya. Pinagaspang niya, pinapangit niya ang kanyang mga mukha't mga kamay at ang kanyang maganda at mahabang buhok ay kanyang ginupitan. Mahirap talikuran ang kamunduhan, ngunit madali ito para kay Santa Rosa de Lima. Nagawa niya ito dahil sa kagandahan ng kanyang puso at kalooban. Kaya nga ang kanyang ginawa, itinalaga niya ang kanyang sarili upang paglingkuran si Jesus Nazareno. Mas pinili niya ang maglingkod sa Diyos kaysa magkaroon ng komportabling buhay. Kaya naman ngayon, kinikilala natin siya hindi lamang sa kanyang malarosas na kagandahan, kung hindi higit sa lahat dahil sa kagandahan at kabusilakan ng kaniyang puso at kalooban. Tunay ngang masasabi natin na marubdob o malalim ang pag-ibig ni Santa Rosa de Lima, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At akmang-akma po ang ating ebanghelyo sa araw na ito dahil ang pinakatema ng ating mabuting balita ay tungkol sa pag-ibig. Si Jesus Nazareno na rin ang nagsabi, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong pag-iisip, at ng buo mong kaluluwa. Ito ang una at pinakamahalagang utos." Ngunit, kung inyong mapapansin, may idinugtong pa ang Panginoon. May ikalawa, "Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Pagmasdan ninyo ha ang habilin ng Panginoon. Una, ang pagmamahal natin sa Diyos dapat buong-buo. Hindi dapat kalahati. Hindi dapat one-fourth.
kung hindi ang sabi ni Jesus, buong-buo ang pagmamahal natin sa Diyos. At ikalawa, kung paano mo pinapahalagahan, kung paano mo inaalagaan, kung paano mo kinakalinga at iniibig ang iyong sarili, ganyan, kapareho, katulad ding paglingap at pag-ibig ang inaasahan sa iyo na ibigay para sa iyong kapwa. Ipinaalala din sa atin ni Jesus Nazareno ngayon na ang utos na pag-ibig na ito ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, narinig natin ang daan patungo sa Diyos. Ito yung pagmamahal sa Diyos. At ang ikalawang daan, pagmamahal sa kapwa. Kung inyong mapapansin, sumisimbolo ito ng krus. Isang pagmamahal, paakyat sa Diyos, at pagmamahal sa ating kapwa kapatid. Kaya nga ang pagmamahal na ito, ang pag-ibig na ito, hindi natin pwedeng paghiwaliin. Ito ay laging magkadugtong. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Anong ibig sabihin ito? Kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo din ang iyong kapwa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, lagi kang naglilingkod sa Diyos, sinasabi mong mahal mo ang Diyos, sinasabi mong ang Diyos, lahat-lahat sa buhay mo, pero paglabas mo ng simbahan, wala kang pakailam sa iyong kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin minamahal mo ang Diyos, pero ang kapwa mo, pagpasok mo sa simbahan, inuunahan mo, inaapakan mo ang mga paa para mauna ka. At hindi mo rin pwedeng sabihin, minamahal mo lang ang iyong kapwa, ngunit hindi ka naman nagsisimba o nagdarasal sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, Father, lagi po akong nagbibigay ng donasyon sa online donation. Sa labas, lagi akong nagkakawang gawa sa mga mahihirap. Nagbibigay ako ng limos. Pero, hindi ka naman nagsisimba tuwing Linggo. Hindi mo naman tinatanggap ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Hindi mo mapaghihiwalay ang pag-ibig mo sa Diyos at pag-ibig mo sa kapwa. Kaya nga anong sabi ni Jesus Nazareno? Kung ano ang iyong ginawa sa pinakamaliit mong kapatid, ginawa mo rin yan sa Diyos. Kaya nga kung pinagmalupitan mo ang iyong kasambahay, kung inalipusta mo, hindi mo binigyan ng dangal ang iyong kapwa at kapatid, parang ginawa mo na rin ito sa ating Panginoon. Pero kapag minahal mo, inaruga, kinalinga, nagmalasakit, nagkawang gawa ka sa iyong kapwa at kapatid, ginawa mo na rin ito para sa Panginoon. Ito ang dalawang mukha ng pag-ibig na hindi natin pwedeng paghiwalayin. Kaya dapat alalahanin natin anumang bagay ang ating ginagawa, ito ay may epekto sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo, ang isa pa po sa pinakamahusay na paglalarawan ng pag-ibig ay batay sa pagkakaunawa ni San Pablo. Anong kaniyang sinabi? Ang pag-ibig daw, matiyaga at mabait. Kanino natin to nararamdaman? Sa ating mga magulang, di ba? Ang mga magulang natin, siya ang nagtiyaga sa ating mga anak para tayo ay palakihin. Sila ang gumigising sa umaga.
para ipaghain tayo ng ating makakain. Sila ang naglalaba ng ating mga damit. Ang mga tatay, sila ang nagtatrabaho upang may gastusin sa loob ng tahanan. Mararamdaman mo ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang pagtityaga at pagiging mabait sa kanilang mga anak. Ayon pa kay San Pablo na ang tunay daw na pag-ibig nagtitiis at hindi basta-basta sumusuko. Ang tunay na pag-ibig naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig umaasa sa kabutihan at kagandang loob ng ating Panginoon. Kaya nga bilang mga Kristiyano at mga alagad ni Jesus Nazareno, ganitong klase ng pag-ibig ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Pag-ibig na minamahal buong-buo ang Diyos, buong isip, buong kalooban at buong kaluluwa. Gayon din, minamahal at inuunawa ang ating mga kapwa sa kabila ng kanilang kahinaan at mga pagkukulang sa atin. Pag-ibig na handang magpatawad, pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapanganan ng mga kapuspalad at higit na nangangailangan, at higit sa lahat, pag-ibig na hindi naghihintay ng anumang kapalit, pag-ibig na umuunawa hanggang wakas. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, tulad ng ating patrona na si Santa Rosa de Lima, kinalulugda ng Diyos ang isang taong may mabuting kalooban. Hindi po interesado ang Diyos sa ating pisikal na kaanyuan at kagandahan. Interesado ang Diyos sa kagandahan ng ating mga puso. Uulitin ko po, ang ating Panginoong Diyos hindi interesado sa ating pisikal na kaanyuan sapagkat ito ay maglalaho, barang araw, kukulubot at papangit din. Interesado ang Diyos sa kagandahan at kaningningan ng ating puso at kalooban. Kaya magandang itanong natin sa ating mga sarili para sa pagpapatuloy ng ating pagninilay. Sino at para kanino ba tumitibok ang ating puso't kalooban? Para lamang ba sa pagpapaganda ng ating sarili o para sa Diyos at sa ating kapwa? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon,
umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga kamag-anak at mga kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, at ang mga kapatid nating nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alapatin na pansatanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming pinangalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo.
ngayong sa amin ay ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinang tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, inagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol
at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, nasabing mo, salamat po sa pag-ibig mo. Buhay mo inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Noong Jesus na sa nino tawag ko sa mga kasalanan ko, buhay mo'y iangalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, po ninyo itong kainingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayok sa lahat ng masama, paawaan niyo po kami, umangasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't kabayan ako.
Ligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo aking kababayan. Buong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko, pangsamu ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y putin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kadiboto at mga online viewers sa patuloy niyo pong paghahandog ng mga tulong at kaloob dito sa ating parokya. Patuloy po ang aming panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga tulong at donasyon para sa pagkakaloob po ninyo ng mga ayuda tulad ng mga kape, ng mga dilata, ng mga noodles at tubig na siya namang iniaabot at ibinabahagi natin sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan, sa mga dukha at kapuspalad nating mga kadiboto. Lagi po naming ibinabahagi sa inyo na nararapat ang ating pagdedebosyon hindi natatapos sa ating simbahan. Ang ating debosyon nagtuturo at tumutulak sa atin upang magmisyon at magmalasakit sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po sana nating tatandaan na ang ating Panginoong Diyos
hindi siya interesado sa physical nating kagandahan. Interesado ang Diyos sa kagandahan at kabusilakan ng ating puso't kalooban. Kaya ang isang deboto na may mabuting kalooban, ang ibig sabihin nun, iniibig niya ang Diyos at iniibig niya ang kaniyang kapwa gaya ng kaniyang sarili. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, ipintuo ka namin, aral mo ang aking buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.